of McLanagan. Matapos mapabalitang kinuha ng EWP bilang partner ang sikat na manager ng mga kilalang NBA stars na si Aaron Goodwin upang makatulong sa pag-manage sa karir ni Kai, kinuha ng EWP ang NBA skills trainer na si Rob McLanagan. Nakilala rin sa NBA community bilang mahusay na skills trainer ng mga sikat na NBA stars. Si McLanagan ang humubog sa mga NBA stars na sina Stephen Curry o Steph Curry, Derrick Rose, Kevin Durant at Russell Westbrook. Ayon kay McLanagan, sa ilang linggong pagsasanay ni Kai Soto sa kanya ay nakitaan niya ito di umano ng potensyal. "He is a very talented and versatile," McLanagan said. "He can use both hands well and has a very good mid-range shot from 15 to 18 feet." McLanagan said Soto has barely scratched the surface with regards to his potential. "He just turned 18, so he has plenty of room for improvement and polishing," the trainer said. "I look at that as a very good thing. If he works it on and off the court, he can be a very good NBA player. He loves to work out and play, and that is always a great sign for someone his age and level. The goal is to just improve day by day and take our time," dagdag pa ni McLanagan. NBA G League, May 13, 2020, pumirma ng kontrata si Kai Soto sa binuong pathway program ng NBA G League Select Team. Nakalaunay tinawag na Ignite bilang pangunahing developmental program ng NBA. Layunin ng naturang programa na bigyan ng NBA quality skills training at life mentorship ang mga top recruits nito na tumatanggap rin ng sweldo, mga allowances, insurance at scholarship habang nasa poder nila at inihahanda para maging NBA ready. Dito nga nakasama ni Kai ang mga kapwa elite top young prospects na sina Phil Am, Jalen Green, Congolese Jonathan Kuminga, Isaiah Todd, Dacian Nix at kapwa international prospect ni Kai na si Principal Singh ng India. Sa halos isang taon ding pagsasanay sa ilalim ni Coach Brian Shaw, ay nabigyan sila ng dekalidad na NBA training at mentorship kasama ang mga piling dating NBA veterans at NBA G League alumni. Datapat subalit, ngunit ay naging role player lamang si Kai Soto pagkat sina Jalen Green at Jonathan Kuminga ang naging sentro ng opensa ni Brian Shaw. Bago pa man magsimula ang 2020 to 2021 NBA G League season para sa isang bubble setup sa Florida ay napagpasyahan ng kampo ni Kai na hindi maglaro sa bubble at piniling umuwi muna sa Pinas upang maglaro sana sa Gilas para sa third window ng FIBA Asian Qualifiers bilang pagtugon sa di umanay pangako nito sa national team, ngunit naudlot dahil sa nakansilang mga schedule dahil na rin nga sa pandemic. Kasunod nito ay ang gumimbal sa lahat na balitang di na pagbabalik ni Kai sa Ignite para sa isinasagawang bubble at tuluyang di pagsali sa 2021 NBA G League season. The rest is history, mga idol. Samantala, bago pa man bumalik ng Pinas si Kai matapos ang ensayo nito sa Ignite, ay nagsanay muna ito sa isang world-renowned training center para sa mga atleta. Ignition APG o Ignition Athletic Performance Group. Dito ay muli na namang nabigyan si Kai ng kakaibang training technique na liban sa drills ay may kasama rin itong conditioning at fitness exercises na layong paliksihin pa ang kilos ng Pinoy 7-footer Penum. Sa kasalukuyan, patuloy ang masidhing pagsasanay ni Kai mula nang makabalik sa Amerika galing sa naudlot na Gilas stint sa Pinas. At kasama na dito ang mga scrimmages sa The Smith League. At ang pinakalatest nga ay itong pagkuha ng management ni Kai na EWP sa serbisyo ng isang in-demand na skills trainer ng mga kilalang NBA stars, Stanley Remy. Si Stanley Remy, mga idol, ay kilala rin sa komunidad ng NBA sa dahilang marami ng mga NBA players ang dumaan dito, kabilang ang mga dating bench players noon na sa ngayon ay mga rising superstars na ng NBA na sina Jimmy Butler ng Miami at Andre Drummond na dating player ng Detroit at Cleveland na ngayon ay nasa LA Lakers na. Ilan din sa mga nagsanay sa ilalim ni Coach sa Stanley Remy ay sina James Harden, John Wall, Trevor Ariza,
Greg Monroe, Brandon Knight at ang dating WNBA Most Valuable Player Tina Charles. Sa post ni Coach Stanley Remy sa kanyang Instagram, ayon sa kanya, "Potential is only potential if you work hard to make it a reality. Great work this weekend with AZ Zotto. The sky is truly the limit. Hashtag Remy Workouts. We got work to do." At East West Private, nilagyan pa niya ng hashtag na Filipino Legend. Sa post naman ng East West Private, makikita si Kai at si Coach Remy nakausap si Andre Drummond ng LA Lakers sa smartphone sa isang video call na tila binibigyan ng pointer si Kai upang magbigay inspirasyon sa bata na lalo pang magsumikap. Makikita kung gaano kasindi ang layunin ni Coach Remy upang mabigyan ng tamang guidance itong si Kai para sa katuparan ng pangarap na NBA career. Ayon pa rin sa EWP post, "To study the game means to study the mentors who have led the way. Thank you, Remy." Sa madaling salita, mga idol, kung sapat na pagsasanay at mentorship lamang ang pag-uusapan, ay masasabi kong sapat na ang mga napagdaanan ni Kai Zotto upang maging handa sa kanyang pangarap na NBA career. Mula sa mga dating trainer at coaches nito sa Pinas na di man din basta-basta tulad ni Coach Sandy Arespacuchaga ng Batang Gilas, Coach Tab Baldwin, at sa Amerika naman na sina Coach Paddy Hogben at Nick Stapleton ng Emory, Rory Jones na personal trainer din ni Andre Blatch, Coach Tyler Carter ng Griffin, Coach Chuck Person na binansagang NBA's Rifleman, Coach Rob Johnson ng TSF, mga NBA coaches ng BWB, Rob McLennigan na nag-train din sa NBA 3-point king at MVP na si Steph Curry at Kevin Durant, NBA champion coach na si Brian Shaw ng Ignite, Ignition APG, at ang kasalukuyan nitong mentor na si Stanley Remy na dati ring nagsanay kina Jimmy Butler ng Miami at Andre Drummond ng LA Lakers. Bukod pa dyan, ang ama nito na si Ervin Zotto na naging assistant coach na rin at dati pang pro veteran ng PBA. Sama pa natin dito ang mga napagdaanan itong scrimmages at FIBA tournaments ay talagang punong-puno na sa kaalaman itong ating pambato. Ayon naman kay Jordan Clarkson sa isang interview tungkol sa kung ano ang may papayan ito kay Kai Zotto na may tila pasaring din. Ang naturang interview ay naganap halos kasabay ng balitang lumabas si Kai sa Ignite upang bumalik ng Pinas para sa Gilas. "The best advice I got for him is to stay in the gym. Keep continuing to work," he said. "When you're around NBA pros, guys, and coaches, just having that and being around that experiences, it's going to make him better," the Utah Jazz guard said. Mga idol, sa kasalukuyan, narito ang posisyon at scouting report para kay Kai Zotto mula sa isang scouting site na NBA Draft Room. Mula sa number 1 na si Evan Mobley at sa number 2 na si Abo Dianco Baji, makikita si Kai na nasa 15th pwesto sa top centers para sa 2021 class ng NBA Draft Room. Kai Zotto is taking his talents to the G League, joining Jalen Green, Isaiah Todd, and other top prospects in the Professional Pathway Program as they prepare for the 2021 NBA Draft. Zotto is an intriguing prospect who comes from good basketball bloodlines, father Ervin Zotto, and who has shown marked improvement in his frame over the past couple of seasons. "He's been focused on basketball all his life, and it shows in his skill level, passing, and great understanding of the game. Kai isn't the most agile big man, so he'll have to rely more on his great height and basketball instincts. He'll have to develop his lower body strength and work on his agility and foot speed to be able to defend at the next level. Player comparisons, maihahalin tulad sa di umano bilang poor man's Kristaps Porzingis, Rick Smits, or rich man's Alexis Ajinka. Sa naman sa kanilang draft projections, maaari di umano na nasa huli sa first round o gitna ng second round siya mapipili kung sa 2021 siya magpapadraft, o maaari din naman na sa 2022 na siya sasali sa NBA draft. Para naman sa 2021 NBA mock draft, ang naturang site makikitang si Kai ay nasa second round nga
at tapang 99 pick overall. Base sa komento ng mock draft, si Kaidi umano ay tall and smooth with an emerging game. Soto has filled out his frame well over the past few years. He's looking stronger and quicker and more like an NBA player. Sa ang NBADraftRoom.com sa top scouting sites ng Amerika. Ngunit tayong kay Soto, hindi niya gaanong binibigyan ng pansin ang mga draft projections bagkos ay mas lalo niya na lang pinagtutunan ng pansin ang mga dapat niya pang i-improve sa sarili. When Kai was ruled that he was not going to be able to be in the 2021 draft, it was kind of a surprise to a lot of people. As his NBA agent, I had talks with several teams and he was going to be drafted. Several teams said they were going to draft him. We don't know what spot yet because he hadn't gotten that far. It was still quite a ways to the draft. But obviously that's off the table at this point because he's not eligible for the 2021 draft. Given na nga ang height at the skill sets, marahil ay kung may kulang pa man, yun na lamang ay ang kanyang tibay ng dibdib at lakas ng loob. O puso, ika nga, upang harapin ng buong tapang ang hamon at upang makipagsabayan sa mga mama ng pinakasikat na liga sa mundo, ang NBA. At dito na lamang po muna tayong muli, mga idol at kapinas. Salamat sa inyong oras at pagbisita sa ating munting channel. Shoutout po sa mga bago nating subscribers. Yehey! Hanggang sa muli, bye-bye at God bless. Basket, it allows for you to see where the defense is coming from. I always tell big guys when they get to that position, face up and take a picture of the defense. Well, not only does Kai take a picture of the defense, he uses the ball fake, and that ball fake allows for makes the defender look for a quick second to his left, and Kai shoots the ball over top. And one of the reasons why he looked is in today's basketball economy, there's so many cutters on the backside. And so the defender probably thought Kai was throwing it to a cutter to the basket. After a pretty intensive negotiation with a lot of people, it was determined that the best spot for Kai Soto to play next season is with the Adelaide 36ers of the Australian Basketball League. There were a lot of reasons for this. Number one, the Australian League is an outstanding league. All you have to do is look at the number of players that have gone from there to the NBA. Number two, this team, the 36ers, the management and the coaching staff is just the best I've ever seen. The head general manager, Jeff Van Groningen, is a brilliant orchestrator of team structure, and their head coach, Connor Henry, is a former NBA player. He brings that expertise, and they've made an unbelievable commitment toward not just working with Kai as a member of the team, but to getting him his own training regimen and diet, and it's going to be a fantastic situation. So, as a side note, Kai was kind of happy that of all the places we were talking about, Australia was the closest to the Philippines. It was certainly a lot closer than Russia. So he was happy about that. But, I think it's going to be an outstanding opportunity for them.